Magandang umaga mga bata! Naritong muli si Miss Edsie upang talakayin ang ating aralin ngayong araw na ito. Tayo ngayon ay nasa ika-anim na linggo na para sa ika-apat na quarter. Ang ating tatalakayin ngayon ay paglutas sa Suliraning Routine at Non-Routine Gamit ang Pagpaparami, Pagdaragdag, at Pagbabawas sa Mass o Timbang. Kung nakahanda ka na para sa ating aralin ngayon, ay umpisahan na natin. Solves routine and non-routine problems involving math. Sa nakalipas na aralin ay natutunan mo ang pagsukat ng mga bagay gamit ang angkop na panukat at ang measuring units sa gramo at kilogramo. Sa araling ito ay matututuhan mo ang paglutas ng suliranin na may kinalaman sa mass o timbang. Kasama rin ang pagpaparami o multiplication, pagdaragdag, pagbabawas, paghahati-hati, at iba pang pamamaraan ng paglutas ng suliranin na may kaugnayan sa mass o timbang. Tingnan ang halimbawa. Suriin mo kung paano nilutas ang isang suliranin na may kinalaman sa timbang gamit ang pagpaparami o multiplication, pagdaragdag, pagbabawas at paghahati-hati na may kaugnayan sa mass o timbang. Bago tayo dumako sa ating mga suliranin, ay pag-aralan muna natin ang mga pamamaraan kung paano ang paglutas ng mga suliranin. Kumusta mga bata? Handa na ba kayo para sa ating bagong aralin ngayong araw na ito? Kung gayon ay halina't pag-aralan na natin. Ang ating aralin ngayong araw na ito ay tungkol sa mga steps o mga paraan kung paano i-solve ang mga word problems. Tayo na mga bata! Narito ang mga steps o mga hakbang upang i-solve ang word problems. Unang step. Unawain ang sitwasyon o understand the word problem. Ang mga dapat nating tandaan dito ay ang mga tanong sa suliranin at ang mga datos na inilahad. Pangalawang step, mag-isip ng plano o devise a plan. Dahil alam mo na ang mga tanong at ang mga datos sa suliranin, sa step na to ay mag-isip ka kung anong operasyon ang iyong gagamitin. At kapag nalaman mo na ang operasyon na gagamitin, ay handa mo nang isulat ang mga pamilang na pangungusap o number sentence. Para naman sa step 3, handa ka na ngayong isakatuparan ang iyong plano, kaya ang gagawin ay isolve na ang problem. At para naman sa panghuling step, balikan muli or look back and check. Upang masigurado mong tama ang iyong sagot, ay maaari mong balikan ang iyong pag-solve at muli itong i-check. Ngayon ay dumako na tayo sa pag-solve ng ating word problem. Maraming salamat sa pakikinig! Basahin ang suliranin. Si Lando ay may 25 kilogramo na mangga. Ibinigay niya ang 5 kilogramo kay Mateo. Ilang kilogramo ng mangga ang naiwan kay Lando?
Naalala mo ba ang paraan ng paglutas ng mga word problems? Narito ang mga steps o hakbang sa paglutas sa problem solving. Gamit ang Polya's 4-step process. Step 1. Unawain ang sitwasyon o understand the problem. Ano ang tanong sa suliranin? Ang sagot ay, ang kilogram ng manggang naiwan kay Lando. Pangalawang tanong, ano-ano ang datos na inilahad? Ang sagot ay, 25 kilogramo na mangga at 5 kilogramong mangga. Para naman sa pangalawang step, mag-isip ng plano o devise a plan. Ano ang operasyong gagamitin? Ang sagot ay pagbabawas o subtraction. Ano ang pamilang na pangungusap? (25 - 5 = n). Para naman sa pangatlong step, isakatuparan ang plano o solve. (25 - 5 = 20). Ang tamang sagot ay 20 kilogramong mangga ang naiwan kay Lando. Para sa ika-apat na step, balikang muli o look back and check. Ang ating sagot na 20 ay idadagdag natin sa isang datos na naibigay. At ang sagot ay 25. Ang 25 naman ay ang isang datos na naibigay. Sa makatuwid, ang ating sagot na 20 ay tama. Para naman sa ating pangalawang halimbawa, ang isang sako ng bigas na may timbang na 50 kilogramo ay hinati sa 5 pamilya. Ilang kilogramo ang bahagi ng bawat pamilya? Masdan mong muli kung papaano sasagutin ang suliranin gamit ang 4 na steps.
at para sa ating panghuling halimbawang suliranin. Lunes ng umaga nang namili si Lola Ana ng 500 gramo na bigas, 250 gramo na kamatis, at 250 gramo ng sibuyas. Ilang gramo lahat ang pinamili ni Lola Ana? Masdan ang mga steps sa paglutas sa problem solving. Binabati ko kayo mga bata sapagkat panibagong kaalaman na naman ang inyong natutunan ngayong araw na ito. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig.